Hello viewers, this is Arsenia Chodosio of Better Life Vlog. Ngayon tuturuan ko po kayo kung paano gumawa ng kubus tabay. Hatiin po natin ang ating kubus by cutting the edges. Ayan, napaghiwalay ko rin. Ito po yun siya. Nilagyan ko po ng tomato paste. Spread po natin ng tomato paste lahat. Lagyan din po natin ng square cheese. Ayan siya. Ayan. Ayan, inispread lang po natin ang triangle cheese sa ibabaw ng tomato paste sa bread. Lagyan po natin ng 2 whole eggs. Ayan, nilagyan ko lang po ang ating eggs ng konting salt at konting black pepper. Mix lang po natin. Ayan. Grease po natin ang ating pan. Spray po natin ng konting oil. Ayan. Tapos ilagay po natin ang kalahati ng ating kubus or flat bread. Hintayin po natin uminit ng konti. Pwede na po natin ilagay ang ating eggs. At hindi pa po masyado mainit, titingnan po ninyo kung paano ko gawin. We don't have choice kundi gumamit tayo ng kutsara to scrape the sides para ilagay yung mga pumuti ng mga eggs. Kung may wood spoon po kayo, spatula, dito po. Eh, hindi ko na nahanap kung asan yung wood spatula. Ayan, naiipon ko na po lahat ng eggs sa nailagay ko na sa ibabaw ng flatbread o kubos. So, medium heat lang po tayo para huwag po masunog ang ating kubos. Pwede na po nating ilagay ang kalahati pa ng ating kubos o flatbread. Ayan po siya kung makikita nyo. I-check po natin ang kabilang side kung pwede nang baliktarin. Hindi pa masyado. Hintay lang po tayo mamaya-maya. Ayan po, kung makikita nyo lang sa number 7 lang para huwag po madaling masunog ang ating kubus o flatbread. Try po nating baliktarin. Ayan, perfect po. Ganyan po siya. To be sure po, tusok-tusokin po natin ang... Ayan. Ayan din. Hintayin lang po natin mag-brown ang kabila na naman. Hindi po yan sunog. Ganyan po talaga yan. Dapat maging brown siya para crunchy. Mas gusto nila yung ganyan. Check po natin ang kabila. Ayun, okay na. Perfect na po. Perfect na po. Done na po. Heto na po ang ating finished product. Na kubus tabay.
Don't forget to subscribe. Beta Life Vlog. Thank you.